Okay, part 2 po ng Bisayan culture. Sabi ko, 'di ba, pagka dayuhan ka or ako darating doon sa Capiz, kung ano-ano mga pinapahid para kontra lamon na pagbati. Mga pagbati ng mga taga-iya, tawag nila, tag-iya. May mga ganun silang kultura na minana ko na. Ngayon, kung usapang aswang, sa totoo lang pangarap ko nga makita. Pero wala po. Sa tagal, kasi talaga ng bata kami. Oo, umuwi po talaga kami. Parang every other 2 years. Oo, ang mama ko. May budget talaga siya for daddy para makauwi. So, lagi ako dinadala nun. Ang means of transportation pa nun, wala pang Roro was yung Gotong Lines. Napakatagal. Oo. Ang naano ko dun, yung lapaka. Lapaka yung pantal. Hindi mo alam kung ano nagiging dahilan. Bigla kang nagkakapantal. Dati nung bata ko, nagkapantal ako. Meron kami niluguan na balon. Ewan ko, siguro nabati daw ako. Pag uwi, matapos namin maligo, magpipinsan nila Bingkay, nila Jid. Sa ano yun eh, panitan. Ay nako, nalapaka ako. Second, noong 2015, umuwi kami. Dun sa asyenda ni Nining Lini. Tita ko, one of my tita. Second, sister ni Violi was. Oo, ang lawak ng lupain niya at kailangan niya ng atang tabasan. So, parang naghatid ako ng pagkain for tanghalian na niluto niya dahil niluto ng lola ata. Niluto niya sa bahay ng lola. Tapos dadaling ko na para makakain yung mga trabahador ni Nining Lini that time. Naku, parang na-imbear na daw sa akin ang tag-iya. Ibig sabihin, merong mga naando na hindi nakikita or siguro mga dwarfs. Feeling nila dwarfs eh. Naku, nalapaka na naman ako. Pag uwi ko, sa lola ko, sabi ko, lola, I have pantal. May edad na ako, 2015. Saan ba ako ng 2015? 35. Diba? So, yun. Pinahiran na ako ng langis ni Lola Rosing. Doon sa langis ni Lola Rosing, gumaling naman ako. Talagang parang may sinasabi-sabi ang lola. Kaya alam mo, ang Bisayan culture, talagang sobrang yaman sa pamain. At saka doon ako pinalaki na walang masama sa paniniwala at saka yung mga sinasabi ng mga matatanda, may katotohanan. Diba yung siyensya, binasag yan ang siyensya eh, mga lumang kaugalian. Minsan, yung mga, dahil may mga entremetida na nakapag-aral, no? Kapag-aral, mga dalaw-dalaw ba sa kuno-kuno, sa modern science, kinukontra na nila yan. Pero ako, mas naniniwala ako sa mga sinaunang ano, paniniwala ng mga kanununuan, lalo na yung mama ko. Talagang love nila ang mga values na natutunan nila sa mga nakakatanda. Kaya, ganun niya kami pinalaki. Ayan. So, papaalam na si Madam Yuki. Dahil may content na ako.